Tamayoan. Tawitin ang nasa SDA na 388. Don't forget the Sabah. Sa pagsama namin umahat sa umaga ito, Panginoon, nasumpungan niyo po kami nagkasala
Kalimbirin yung patawarin kayo ni sin. Ang inyong banal na Espiritu ang isang patuloy na sumama sa amin sa bawat isa, sa buong paghapon at pagsang pagpagpuri. Ang inyong mga banal na salita ang isang mating karanasan namin sa aming paglalakbay. Ang inyong pag-ibig ang isang namin maibahagi sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kapitbahay at sa lahat na nangailangan ng inyong kahabagan. Salamat na mga Panginoon at paspasan ko kami sa aming karipag. Pagsatang servisyo sa bagay ito, ang aming pamilya. Kayo po ang isang mga unang Panginoon. Maraming pong salamat sa pagdinig niyo sa aming pag-usap panalangin. Alam-alam pong lahat sa matibis at banal na pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Sabat po. Yeah, kumusta po kayo? Na-medyo na late kami, dapat alas 8 exacto kami. Nagsimula, ano, parang nasa ganun, tapos na kami. So yung na-late, napasensya na. Pero ganun pa man, ang sabi sa amin ng bus namin, kilala ba yung bus namin? Kilala niyo yung bus ko? Si Rosanne, no? Sabi niya, hindi po pwede kasi po sabi ng aking boss, may boss pa pala siya, Liz. Sino boss pa naman? Si Elgan Chuchi. Dapat po magtatapos lang yung 30, hindi 8:15. Okay, sumunod po tayo sa ating mga boss. Ano po. So, ngayon po ang may programa po ay ang pamilya meron niya. Kasama ako, pagkamat hindi na po siya meron niya, pamilya na. Pero doon po man kami, kung kami dalawa, kung kami lang yung misis ang pupunta rito, ay hindi naman siguro ang maganda, sasabi namin sa mga sumama kayo at kayo magbigay ng special number. Ganun din naman si Rosanne, sumama kami sa amin kahit kayo at ikaw ay amin ang kasama sa bahay. Ang amin, ibig sabihin, ano ka na namin sa pamilya, bilong ka na sa Meranas family. So muli mga minamahal na kapatid, hindi na po natin patatagal ito sapagkat si pumaking misis kanina pa nininerbiyos. Gusto niyo magsalita, sabi ko mama, iterti tapusin mo ha. Dapat kasi baka magalit si Elder Chuchi sa atin. So ang susunod po ng aking susunod po kayong sa aming pagsamangay, sa ating pagsamangay umaga ay ang isang bahay ni Krem kasi po bibigay ng tanging bilang. Tawagin po natin siya. Sleeping creatures, they never learn to drown.
magandang araw po ng Sabado sa inyong lahat. Salamat sa mga awitin ng pamilya. First time ko lang magsasalita ng ganito sa inyong harapan. Pero talaga ako'y kinakabahan. Ako'y naiiyak. Ganyan ako pag kinakabahan. Ngayon ang ating tatalakayin sa Child's Guidance ay ang Objectives of Discipline. Yan, ang discipline, saan ba nakukuha ito, diba? Dahil may batas, kailangan kang madisiplina. Ngayon, ang Panginoon nagbigay ng batas sa kanyang mga bayan upang ito'y sundin para magkaroon ng order at kapayapaan sa kanyang bayan. Subalit sa kanyang pagbibigay ng kautosan ito, nandun din yung pagsuway ng anak. Ang gusto ng Panginoon ay magkaroon ng kaayusan sa kanyang bayan ng pag-ibig ng bawat isa. Pero, bakit nagkakaroon din ng kasalanan? Kasi walang self-control. Yun po yung takunahin kailang objective o layunin ng disiplina. Ngayon, kung tayo lumalabag sa kanyang kautusan, may kapalusahan. Kung tayo na may tumutupad sa kanyang mga kautusan, tayo pagpapalain. Yan ang pangako ng Panginoon. Sa pamilya natin, ang pamilya natin, isang big community, no? Isang society na doon tinitrain ang mga bata, yung mga anak na ating palalakihin. Lalo na doon sa malaking pamilya, mahirap, di ba, magdisiplina ng maraming anak. Doon sa isang na nawawala pa, ay dadun pa doon sa marami. Subalit paano, bakit nagtatagumpay ang mga pamilya, kahit marami sila, ay nagkakaroon ng magandang resulta ang kanilang mga anak. Nagkakaroon ng disiplina. Dahil sa tahanan, kailangan kung anong sinabi mo na batas, dapat sundin ng ating anak. Kaya, ang mahalagang bagay na pag-train sa mga bata ay yung pagiging self-control, yung kanilang pagtitigil sa naliit, at yung pakinabaki, yung nag-realize sila sa kanilang sarili. Kaya, pagka sinabi natin bawal, bawal. Pagka sinabi natin pwede, pwede. So, kailangan din, i-train natin sila kung paano susunod sa atin. Isa pang kadalilan, layunin ng discipline ay i-correct yung kanilang habits, ay kanyang mga inclination at sa kanyang evil tendencies. Ang mga bata pa, ipinapakita lang din sa nila yung kanilang kagustuhan. Di ba pag ang bata ay may gusto, ang gagawin niya ano, nagwawala. Gusto nila yung kanilang gusto, makuha. Sa atin namang magulang, minsan napapagod tayo na sawayin sila. Sige na nga, bigay mo lang yung gusto niya, kaysa naman maingay. So, yung bata, ang kanyang pakiramdam, nasusunod yung kanyang kagustuhan. Hindi natin kinokorek yung kanyang habit. Hindi ba minsan na makikita natin sa mall, may batang nagwawala. Bakit nagwawala yung bata? Kasi gusto niya yung laruan na yun, pero hindi naman bigyan ng magsamag ng manulang. Kaya yung ginagawa niya, magwala. Yung mag-iiyak. Kasi sanay siya na ang lahat ng gusto niya ay makalmit niya. Anong pinupupurihin niya? Yung kanyang sarili. Nasasatisfy niya yung kanyang sarili. Na dapat daw hindi natin mangyari sa ating mga anak. Isa pa daw dahilan, ang layunin ng disiplina ay yung mapaglabanan ang tukso ng isa patas na ang ating mga anak hindi mapunta sa practice o nas, kundi matuguan siya na panindigan ang kanyang tinulong sa kanya ng kanyang magulang. Subalit,
mayroon ding pagkakataon na yung bumamaksak sa tukso ang ating mga anak. Kaya ang gagawin natin, siyempre, andun yung ating pag-alalay sa kanila. Yung ating, yung bigyan sila ng kapatawaran din sa kanilang nagawa. At to i-correct yung kanilang mali nilang ginagawa. At ang kailangan pa rin sa, ay layunin pa rin ng pagdidisiplina ay turuan silang gumalang sa mga gumagawa ng kautusan sa tahanan o sa authority, sa pagkatataas na ating o sa gobyerno. Tuturuan din natin silang irespeto at sundin ang inuutos ng gobyerno. Meron tayo talagang mga kabataan na palaban sa gobyerno. Bakit kaya? Kasi nawawala yung kanilang respect dahil sa kanila din yung isang magulang, nakikita sa magulang na wala silang pagganan. Sa kaya palang bata pa lang, dapat turuan na sila na ang igalang ang mga gumagawa ng kautusan. Ang paggalang o ang pagtupad o pagsunod sa mga kautusan ay ituro natin sa isang prinsipyo. Hindi kailangan na pilitin sila na hindi nila alam kung bakit pinapagawa sa kanila yung kautusan na yun. Ipaliwanag sa kanila ang prinsipyo. Hindi ang minsan ang ginagawa na lang ay kamay na bakal, di ba? Minsan ang gobyerno natin kailangan ng kamay na bakal para mapasunod ang mga tao. Di ba? Minsan sa trapiko, maraming batas dyan, rules. Bakit yung iba hindi sumusunod? Dahil wala silang self-control. Hindi nila ginagalang din yung authority na gumawa ng batas. Isa nagmamalaki pa nga sila, kaya ka to, di ba? Lumalabag sila. Dahil, na ano nangyayari kung sila lumabag? Minsan naiisip na, sinasabi lagi natin, talagang itong mga taong ito, walang mga disiplina sa buhay. So, anong kulang sa kanila? Self-control, tsaka respect sa authority. So, kailangan ituro din natin sa ating mga anak yung paggalang. Ano ba kaibahan nung may self-control ka, tsaka yung meron kasing magulang na pag sinabi niyang itong gawin mo, ito, pati ang kanyang mga desisyon, magulang ang nagdi-desisyon. Ano bang gagawin mo, ma? Dahil ganito, ganito. Ito gawin mo, ganito. Yan ang gagawin mo, ha? Yan ang minsan tinuturo natin sa mga anak. Pero kapag wala na yung magdi-desisyon sa kanila, wala na silang tiwala sa kanilang sarili. Nagbabago ang desisyon. Ang pumapasok sa kanilang kaisipan ay yung dinidikta sa kanila ng kanilang kapwa. Minsan, sa kanilang ikapapahamak. So, ang mahalaga dito, yung pagtsitsika natin sa ating mga anak. Kung paano natin sila disiplinahin. Kung paano sila magiging mabuting tao sa kanilang kapwa. Nung yung kanilang natatanggap na obedience o kanyang natatanggap na aral mula sa kanilang magulang ay maisishare niya mabuti sa kanilang kapwa din. Hindi yung pagkat sila na ay nagsolo, hindi na nila alam kung ano ang tama at mali. Kasi ang nagdidesisyon sa kanya ay ang kanyang magulang. Na, di ba meron po talagang ganun? Na, ito ang dapat mong gawin, ito ang gagawin mo, ito ang sasabihin mo, ito ang... Kaya ang bata, hindi niya alam kung ano ang dapat niyang salitain, ano ang dapat niyang desisyon. Dapat daw turuan din natin siyang mag-desisyon sa sarili niya. Susuportahan na lang natin. At kasi ang kabataan ngayon, yan ang madaling makuha ng kaaway. Dahil sa influensya ng kanyang kapaligiran at ang kanyang barkada,
at ng taong nasa paligid niya. Kaya dapat daw tayo, mga magulang, ay merong pagtsatsaga sa pagdidisiplina sa ating mga anak. Dahil yun ang pinaka-importante sa pagdidisiplina ay yung pagpipigil ng ating mga anak. Meron nga ako na nakita ng illustration. Ang mga bata, sa isang classroom, ay ang kanyang teacher, para matiyak ang bata ay nadidisiplina. May cake siya. Yung cake na yon, ang sabi niya sa mga estudyante niya, ito ay ilalagay ko lang dito sa lamesa. Walang gagalaw, walang mahawa, at mamaya ito ay ating kakainin. So ang mga bata, sabi ng teacher, iiwan ko kayo, at mamaya pagbalik ko, akin na itong kakainin. So, yung ibang bata, hindi sila lumalapit sa cake, may kalaro sila. Meron namang bata na lumalapit doon sa cake. At meron namang bata na nagbabantay sa kanyang sa cake na hinabili ng kanyang teacher. Nakita doon sa test na yon, may mga bata may self-control, nakukontrol. At sinusunod nila ang utos ng kanyang teacher. Meron namang batang palapit doon sa cake, pakuwit-kuwit, mamaya ay kanya na kinain. At meron mga bata, tagasaway. Uy, huwag mong kainin yan, sabi ng teacher. So, pagdating ng teacher, may gumalaw na nung kanyang cake. So, anong ginawa ng teacher? May disiplina na siyang ginawa. Kaya, ikaw na gumawa ng gawakan mo, sinaway mo ang aking utos, hindi ka makakakain ng cake na aking nila. Doon na-realize ng bata ang kanyang pagkakamali. So, ganyan din tayo dapat sa ating pamilya. Lalo na yung may malaking pamilya na minsan mahirap talaga nakikita ko mahirap magdisiplina ng bata. So, sa tulong ng Panginoon, meron tayong minimiting langit na bayan. Yan ang pinapangako ng Panginoon sa pagdisiplin natin tao at sa mga magulang na mitrain ng maigi sa kanyang anak. Happy Sabbath po sa inyo. Tayo pong lahat ay tumayo sa panalangin. Salamat po ang manamin na sa langit sa inyong kabutihan sa bawat isa na kami ay bigyan mo ang mga salita na dapat namin sundin. Tulungan po kami sa aming mga kahinaan. Tulungan po kami sa aming pananampalatay ng hihina. At tulong kami na mag-train namin ang ating mga anak sa ikabubuti sa kanilang pagkatao at makabibilang ang langit ng bayan. Sa patawad po ang sa aming pagkakasala at hiniling po na yung patuloy gabay sa aming pagsambang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.